Pabor ang ilang senador na magkaroon ng hiwalay na departamento na tututok sa pagtugon sa kalamidad o sakuna sa bansa. Pero para kay Senator Aimee Marcos, palakasin na lamang ang NGRMC. Sa LEDAC meeting, kasama yan sa kanilang pag-uusapan, ang sentro ng balita mula kay Eunice Samonte. Nakatakda ng magpulong ang Legislative Executive Department Advisory Council o LEDAC ayon kay Senate President Mig Zubiri para pag-usapan ang paggawa na nakahiwalay na kagawaran na tututok lamang sa mga sakuna. Ito ay matapos ang hating opinyon ng mga senador ukol rito. Para kay Senator Aimee Marcos, kaysa bumuo pa ng panibagong kagawaran na tututok sa mga sakuna, ay nais muna nitong palakasin ang NDRMC. May I recommend by way of yet another Aimee solution, rather than a full-scale department na mauubos lang ang budget sa sahod ng 5 USEC, 5 katutak na ASEC, can we start by an NDRRMC authority or administration tulad ni Apo Lakay, yung DBM nag-umpisa bilang commission? Sa Senado, nakahaina ang mga panukalang batas sa paggawa ng Department of Disaster Resilience ni na Senate President Mig Zubiri, Senator Pia at Alan Cayetano, Senator Loren Legarda, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongko. Emergency Response Department naman ang version ni Senator Alan Peter Cayetano. Para kasi sa kanya, dapat may iisang number lang na pwedeng tawagan sa panahon ng sakuna para mas mabilis ang responde. Kapag ka walang isang secretary departamentong nakatuto, pagka yung responsibility ay napagpapasapasahan or pwede mong ituro yung iba, the job does not get done very well. Puro coordinating lang kasi ang mandato ng NDRMC at mas mainap kung may direktang tulong mula sa isang cabinet-level secretary. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, kaya ito ipasa nang wala pang isang taon sakaling i-certify as urgent ng Pangulo. A lot of senators already expressed their support for the creation of this department. It's becoming very frequent. No? Hindi na tayo parang hindi, kung hindi volcanic eruption, kung hindi lindol, super typhoon. Ang ilang mga Pilipino karamihan sang-ayon rin sa isang nakahiwalay na departamento. Oh, dapat lang naman kasi i-separate yan kasi yun nga, lagi tayong may sakuna. Lindol naman, hindi natin masabi yung aftershock, paano na. Kagaya sa mga local government, kung nandun na yung mga tutulong para sa sakuna, mas mapapabilis. Si Senator Bongko naman, hinimok na rin ang kanyang kasamahan na ipasa na ang Senate Bill 193 o ang Mandatory Evacuation Bill para magkaroon na ng matatakbuhang evacuation center sa oras ng sakuna. Nakahanda naman ang Senado na maglaan ng budget sa Department of Disaster Resilience sakaling certified as urgent ng Pangulo. Eunice Samonte, para sa Bayan.